Hoy, Arabel! Dapat magdadalawang buwan na simula na magbigay ka sa akin ng pera. Ano akala mo sa akin? Nanay mo na ililibre ka nalang palagi sa mga gastusin sa bahay? Para sabihin ko sa iyong bubita ka, hindi ka libre dito. Kung di lang sana kita kinupkup na impakta ka, ay hindi maghihirap ng ganito ang buhay ko. Umagang umaga, iyan ang bubungad sa dalagang si Arabel. Hindi pa niya tuluyang nabubuklat ang mga mata, gastusin sa bahay at kakulangan sa pera ang isasampal sa kanya ng tiyahin. Chang, para ho sabihin ko sa inyo, kakabigay ko lang last week ng 5,000 para po pang gastos sa bahay. Hindi ho dalawang buwan na, dahil ako naman talaga nagbabayad sa lahat ng gastos sa bahay. Ang sisihin ho ninyo ang pabigat mong anak na batugan na nga wala pang silbi. Ani ni Arabel sa tiyahin matapos nitong masuot ang uniforme nito dahil may pasok pa siya sa papasukang kumpanya sa loob ng 3 taon. Bata pa lang si Arabel nang mamatay ang mga magulang niya sa isang aksidente. May kaya ang pamilya ni Arabel, kaya nang mamatay ang mga ito, kinamkam ng tiyahing niyang si Esther ang lahat ng yaman kaya sa huli, walang nakuha si Arabel kahit piso. Sa loob din ng 3 taon, siya ang bumubuhay sa tiyahing niyang araw-araw namang pinapamukha na wala siyang silbi. Sumasagot ka na ngayon! Katulad ka talaga ng nanay mong malandi! Kundi dahil sa akin ay hindi ka makakapagtrabaho ng maayos! Kundi dahil sa mga paghihirap kong igapang ka sa... Saan, Chang? Sa high school ba? Sa 10 piso na baon kahit na alam mo kailangan kong sumakay ng jeep dahil malayo ang school ko? Makakabili ba ako ng lunch ko sa 10 piso? Ano bang naging ambag mo sa buhay ko matapos mong mahuthot sa sugal ang perang iniwan sa akin ng magulang ko? Wala! Malamig pa sa yelong sambit ni Arabel sa tiyahin kaya natahimik ang matandang ginang. Namumula pa ang mukha nito na natural ng mapula. Dahil sa mga rejuvenating na ginagamit, manatili lang bata. Kung ano ang itim ng labi ng matanda, ay ganoon din ang budhi nito. Hindi na kailanman makakapayag si Arabel na abusuhin lalo na ang hayaan lamang na apihin siya tulad noon dahil inisip niya na may utang na loob siya sa matanda. Ngunit habang tumatanda siya, napagtanto niya na inabuso at pinagsamantalahan ang kabaitan niya. Sumasagot ka na ngayon? Bakit? Dahil ikaw ang nagpapalamon sa amin ng anak ko, ha? Para sabihin ko sa'yo, kulang pa yan sa mga ginawa ko para sa'yo. Kung ayaw mo sa patakaran ko sa bahay na ito, lumayas ka! Singhal ng tiyahe ni Arabel at saka pa idinuro-duro ang dalaga. Pero ang inakala ng ginang na magmamakaawa ang pamangkin na tatanggapin itong muli ay nagkakamali siya. Pumalakpak ang dalaga at gumisi ng nakakaloko sa kanya kaya nauwi sa pagkaputla ang mukha niya. Hindi mo ba alam, Chang, na kay tagal ko nang inaasam na sabihin mo yan sa akin? Kay tagal ko na rin inaasam na makaalis sa impyernong bahay na to? Tugon ni Arabel at muling pumasok sa maliit na silid ng bistulang ataol dahil isang straight na makipot na silid lang iyon. Pagpasok niya sa silid ay diretsong higa na siya dahil nga sa sobrang kipot. Habang ang anak ng tiyahin na batugan ay kumpleto sa Ricardos ang silid. May bago pa itong gadget na ginagamit lamang ng pinsan sa pag-games, in short, naipundar ni Arabel. Lumabas siya sa silid ng dalaga. Ang isang malaking bag, iyon lamang ang gamit niya at nabili niya para sa sarili. Saan ka pupunta? Hindi ba tayo tapos mag-usap, Arabel? Tapos na, Chang. Dahil aalis na ako sa lecheng bahay na to. Suwa na akong palamunin ang tulad niyong walang utang na loob. Oo nga pala, may nakalimutan ako ibigay sa'yo, Chang. Ani ni Arabel at inilabas ang napakahabang resibo at mga bayarin na siya din ang nagbabayad. Hindi ko nabayaran ang tubig at kuryente ng 2 buwan dahil sobrang taas na. 20,000 para sa kuryente dahil sa halos Antarctica na lamig ng kwarto niyo ng anak mo habang ako electric fan lang. Tapos, 15,000. Dahil sobrang bait niyo sa kapitbahay natin at hinayaan mong dito sila mag-igib. 30,000 lang sahod ko, Chang, pero pinasan ko lahat ng iyan. Meron pa pala. Ipinangalan ko pala lahat ng inutang ko, mabayaran lang lahat ng iyan sa loob ng ilang taon. Ikaw nang bahalang magbayad. Mahabang paliwanag ni Arabel bago inabot ang resibo sa kamay ng tiyahin na nakanganga at hindi makapaniwala. Alas na ako, Chang. Good luck sa inyo ng anak mong batugan. Ciao! Humalakhak pa ng sobrang lakas si Arabel dahil sa wakas, nakalaya na siya sa poder ng tiyahin niya na mapagsamantala. Ngunit unti-unti din nawala ang ngiti niya nang mapagtanto na wala siyang matutuluyan. Kaya isa lang ang alam niyang makakatulong sa kanya.
si Hazel, ang nag-iisang partner in crime niya. Ang best friend niyang nuknukan ng yaman at ganda. Sa kabilang banda naman ay si Hazel na kanina pa buntot ng buntot sa nakakatandang kapatid na si Benjamin o mas kilala sa pangalang Benj. Ang kuya niya ang nagpapatakbo sa kumpanya ng pamilya at ang makakatulong sa kanya. Not now, Hazel, please. Marami akong kailangang tapusin dahil sa mga sunod-sunod na investment ng mga malalaking kumpanya sa atin. Mamayang gabi mo nalang sabihin sa akin ang tungkol sa favor mo. Sabi ni Benjamin sa kapatid na babae. Kuya naman, just hear me out, please. 5 minutes lang naman. Ano ba kasi yun, Hazel? You're pestering me for a week now. Pwede ko naman pakinggan ang gusto mong sabihin sa akin sa bahay na lang. Kasi tignan mo, gabundok ng paperworks ko. Nagigigil na duro ni Benjamin sa mga paperworks na dapat niya matapos within a month. Kaya nga kita kinukulit kulit kasi ayaw mo kong pakinggan at isang linggo na. Kapag nasa bahay ka naman, lagi kang tulog kasi pagod ka. Give me 5 minutes tapos okay na, hindi na kita guguluhin. Pamimilit ni Hazel sa nakakatandang kapatid. Fine, spill it. Meron kang 5 minutes para sabihin sa akin ano ba yan at bakit kailangan mo kong istorbuhin. Kilala mo naman ang best friend kong si Arabel, right? No. Tipid at mabilis na sagot ni Benjamin sa kapatid. Busy siyang tao at wala na siyang oras para sa ulo pa ang mga pangalan na hindi naman magbibigay ng yaman sa kanya. Kuya, siya yung pinasok kong janitor sa kumpanya dahil hindi siya nakatapos ng kolehiyo. Hindi niya tinanggap ang alok ko as your secretary. Nagtiis siya sa trabaho rito sa kumpanya as janitress and I want you to try her as your temporary secretary. Dahil sayang ang talino at galing niya. She's undergraduate sa kurso ng management, kuya. And siya ang tumulong sa akin para maipasa ko ang accounting. Please, gusto kong makabawi sa ganitong paraan lang. Mahabang litanya ni Hazel sa kapatid. Nangunot ang noo ni Benjamin nang maalala niya ang babaeng tinutukoy ng kapatid. Ito ang kinaiinisan niyang empleyado dahil hindi nililinis ng babae ang opisina niya. Hindi niya matanggal sa trabaho dahil ang makakalaban niya naman ay ang mga magulang. I don't think it's a good decision dahil magiging unfair ako sa mga taong gusto ng promotion. Pero kuya, hindi mo alam kung gaano kagaling si Arabel. I know na hindi kayo okay, but please, kahit ito lang, isipin mo na sayang ang tulad niya. Actually, I have proofs here na sobrang galing niya. Inilapag lahat ni Hazel ang mga ginawa ng kaibigan sa tuwing nauubusan ng income ang dalaga. Tagagawa kasi ito ng mga mahihirap na task. Dahil na rin sa kuryosidad ni Benjamin, tinignan niya ang mga reports na sinasabi ng kapatid. Nagulat siya sa mga nakita dahil ang hawak niya ay ang financial report ng kumpanya sa 3 taon na hawak ng kapatid niya. Malinis, maayos at tama ang pagkakagawa at mas madaling makita at maintindihan ang mga nakasulat rito. Ito din ang nakaisip ng magandang strategy noong tumagilid ang sales. Siya ang gumawa nito? Yes, nung hindi kami okay ni Brian, siya na ang gumawa ng report ko kaya, please, pag-isipan mo muna kung pakakawalan mo ang isang Arabel. Malaki ang mawawala sa company. Hindi mabitawan ni Benjamin ang report na nagawa ng kinaiinisan niyang babae. Ito ang best candidate para sa posisyon dahil ang mga dati niyang sekretary ay naging sakit niya sa ulo dahil sa slowpoke na puro kapalpakan ang alam. Fine. Bukas ng umaga, gusto ko siya makausap dito sa opisina ko. Ayaw ko ng late, Hazel, ah. Umalis ka na at marami pa akong gagawin. Abot langit ang ngiti ni Hazel nang sa wakas ay mapapayag niya ang kapatid kaya hindi siya napigilan na ibalita ito sa kaibigan. Pero mas nabigla siya sa mensahe na natanggap niya kay Arabel. Walang pagdadalawang isip na nagtungo si Hazel sa may lobby ng kumpanya at naabutan niya ang kaibigan na problemado. Hey, what's wrong? Totoo na lumayas ka na sa bahay ng tiyahin mo? Ito agad ang salubong ni Hazel sa dalaga. Hazel, pasensya ka na ha. Pero totoo na umalis na ako kinatsyang Esther. Pero pwede ba akong makahingi ng pabor sa'yo? Pwede bang dito na muna ako tumuloy sa kumpanya? Kahit doon na lang ako sa headquarters ng mga janitress. Hindi, sasama ka sa akin sa condo ko. Doon ka na muna tumuloy sa bahay. O kaya sa mansyonin ng mommy at daddy. Alam mo naman kung gaano kanila kagusto, hindi ba? Nakakahiya naman masyado ang gusto mo. Okay na ako dito. Pagtanggi ni Arabel sa kaibigan. No, at saka may ibabalita din ako sa'yo. Mumisi pa ang kaibigan ng sobrang lapad kaya kinabahan si Arabel.
Ito ang ngisi na iniiwasan niya sa lahat. Ano naman yan, Hazel? Sinasabi ko sa'yo, kung blind date na naman yan sa mga mayayamang lalaki, pass. Masyado mo namang pinangungunahan? So ito nga, bukas na bukas, gusto kang makausap ni Kuya about sa pagiging temporary secretary niya. Hiyaw ni Hazel, pero siya namang pagkunot ng kilay ni Arabelle. Pass. Hindi ako mag-aaksaya ng oras para lang makasama sa iisang silid ang supladong lalaki na iyan. O kahit huminga sa hangin na hinihinga din niya. Mamatay na lang ako sa gutom pero hindi ako mag-aaksaya ng panahon para ipaintindi sa langaw na mas masarap ang honey kaysa sa tae. Asik ni Arabelle sa galit na tono. Sagad sa buto ang inis niya sa kuya ng kaibigan na si Benjamin dahil sa isang insidente na nagpabago sa napakataas na tingin niya sa lalaki. Hindi naman siya impokrita kung sasabihin niya na hindi niya naging crush ang boss pero masama ang ugali nito at bastos. Hindi mo pa ba nakakalimutan ang ginawa ni Kuya noon? Ang tagal na kaya noon, Arabelle. At saka, lalo na ngayon na wala kang matutuluyan, kailangan mo ng malaking sahod. Oo nga, pero hindi ko matatagalan na makasama ang kuya mong demonyo. Demonyo ka rin kaya? Kaya bagay kayo ni Kuya. Isa pa, gustong gusto ka rin na mommy at daddy para kay Kuya. How about sundin mong suggestion nila na pikutin mo si Kuya? Nangasim ang mukha ni Arabelle at tila nasusuka pa dahil sa isipin na aakitin niya ang lalaking makatipa sa higad sa dami ba naman ng babae. Excuse me, gugustuhin ko na lang maging matandang dalaga kaysa pikutin ang lokong yan. Kahit wala na akong makain ay hindi ko maiisip yan. Editiisin mo dahil iyon na ang susi ng maganda mong buhay at ng may tuloy mong pag-aaral. Pamimilit pa ni Hazel. Kaya kahit papaano ay napaisip si Arabelle. Lalo na ngayon na walang-wala siya kaya kailangan niya ng stable income na mas malaki upang makapagsimula. Sige, tatanggapin ko na ang alok mo. Pero sa isang kondisyon. Aniya pa. Sabihin mo lang. At ako na ang bahala magsabi kay Kuya ng mga kondisyon mo. Sabi ni Hazel. Kapag may ginawang hindi maganda ang kuya mo, ay tatanggalan ko siya ng kinabukasan. Umaksyon pa si Arabelle na parang may tinapyas sa ere. Nagulat si Hazel pero nauwi din sa tawanan. Kinaumagahan, kabado 20 si Arabelle dahil kailangan niyang pumunta sa opisina ng lalaki. Wala itong sekretary kaya walang sisita kay Arabelle na maglakad ito papuntang CEO office. Hindi pa niya na itataas ang kamay ng magsalita ang kinaiinisan ng lalaki sa speaker. Come in. Huwag ka nang magpaganda kahit magsuot ka ng 1 milyon ang halaga na damit ay hindi ka gaganda. Sipman lang lalaki sa umagang kay Ines para kay Arabelle. Gusto mo raw ako makausap? Maangas pang salubong ni Arabelle sa lalaki dahil nauna naman itong mambastos ay gumanti lamang siya. Mukha bang gusto kita makita? Pamimiloso po naman ito. Straight to the point na, Benjamin. Wala ako sa mood na makipagtalakan sa'yo. Kung hindi lang dahil kay Hazel, mas gusto ko pang maglinis ng inidoro kaysa langhapin pa ang mabaho mong hininga. Sikmal din pabalik ni Arabelle sa lalaki. Wow! As in wow, Arabelle. Ako ay nahiya naman sa amoy mong imburnal na bunganga. Anyway, nakikita mo ba yung lamesa sa likuran mo? Nakikita mo ba mga files na yan? Gusto kong tapusin mo ang mga yan hanggang mamayang 6 PM. Binalingan ni Arabelle ang tinutukoy ng lalaki at halos mahulog ang panga niya sa nakita. Seryoso ka? Iyan ang trabahong tatapusin ko? Bakit? Sa tingin mo ba, madali kang magiging sekretary ko? Gawin mo na yan at dapat mamayang 6 PM na pagbalik ko ay tapos na yan. Sabi ni Benjamin at saka ito tumayo at kinuha ang coat sa ibabaw ng coat stand sa gilid niya. Ito ang unang beses na makakapagpahinga siya nang hindi iniisip na babagsak ang kumpanya dahil malaki ang tiwala niya kay Arabelle. Susubukan lang muna niya ang dalaga, ngunit may nagawa na talaga siyang report kung sakali mang pumalpak ito. At saan ka naman pupunta? Hindi pa tapos ang trabaho. Sita sa kanya ng dalaga. Why? Kaya ka nga nandyan para gumawa ng trabaho ko, hindi ba? Balikan kita mamaya, Arabelle. Panunuya pa ni Benjamin, kaya mas lalong nungunot ang kilay ni Arabelle. Hindi Arabelle ang pangalan ko, Benjamin. Arabelle! Sita pa sa kanya. Yeah, whatsoever. Kibit-balikat naman si Benjamin bago umalis ng opisina nang malapad ang ngiti sa labi.
Hindi pagkakaila ni Benjamin na maganda ang dalaga, lalo na ang mabibilog nitong mata. Hindi na siya magtataka kung bakit pinormahan ng mga kapwa niyang bachelor ang dalaga, kahit isang janitress lamang ito. Janitress, ngunit may angking katalinuhan na taglay. Sa isip-isip ni Benjamin, bago sumakay sa Lamborghini na sasakyan at pinaharurot ito ng sobrang bilis. Isang buwan pa lang nang magsimula si Arabelle bilang sekretary ng binatang si Benjamin, ngunit ngayon pa lang ay nagsisisi na siya. Walang araw na hindi siya pagod, wala din na gabi na hindi siya puyat. Dahil sa kanya, pinapagawa lahat ni Benjamin ang trabaho nito. Ang kinaiinisan pa ni Arabelle ay sa tuwing maganda ang performance niya, ay naiinis naman ito sa kanya. Ano naman to? Sinabi ko ba na gawin mong isang to? Irritabling singhal ni Benjamin kay Arabelle dahil tinapos ng dalaga ang trabaho nito para sa susunod na buwan. Wow! Nahiya naman ako sa'yo, ha? Sino kaya itong palaging wala sa kumpanya at nasa galaan? Ako halos ang gumagawa ng trabaho mo na hindi ko naman trabaho. Nakikita mo bang gabundok na reports na yan? Kailangan ng pirma mo, pero nasaan ka? Kung hindi ko pa tinapos ang mga iyan, ay ilalagay mo ang mga empleyado mo sa problema. Singhal pabalik ni Arabelle sa lalaki. Pero hindi ang bagay na ito dahil kailangan pa itong pag-isipan ng maayos. Ang tinutukoy ni Benjamin ay ang bagong project na ipapatayo nito sa bagong commercial building. Kailangan ng maayos na pag-aaral dahil hindi biro ang presyo na kailangan upang maipatayo lamang ito. Napag-aralan ko ng isang iyan. Nakalagay na rin sa itim na folder na iyan ang plano, budget at mga kailangan kaya wala ka nang iisipin pa. Malumanay na ang pagkakasabi ni Arabelle dahil hindi nakakayanin ang utak niya kung makikipag-away na naman siya sa lalaki. Araw-araw na lang kasi kung magbangayan sila sa maliliit na bagay. Pwede naman silang mag-usap ng maayos, ngunit pinanganak talaga sila para magbardagulan. Fine, lumayas ka na sa harap ko at gusto kong basahin ang mga ginawa mo habang wala ako. Utos pa nito kaya umalis na si Arabelle nang nagdadabog. Dahil hindi man lang nagsalita ng pasasalamat. Ano ba ang inaasahan niya sa lalaki? Isa itong bastos at walang modo. Naabutan pa ni Arabelle sina Mrs. at Mr. Sullivan, kaya abot langit na naman ang ngiti ng matandang babae nang makita siya. Arabelle, anak! Kumusta na kayo ng anak ko? May pagbabago na ba? Mahal ka na ba niya? Kailan gagawin ang kasal? Tanong ng ginang. Tita naman, hindi pa po ako nababaliw para pakasalan ng anak mong damuhong yon. Ano pa palang ginagawa niyo rito? Kung si Hazel po ay nasa meeting po siya sa ibang investors. Aniya sa mag-asawa na itinuring na rin siyang pamilya. Hindi. Ikaw ang pinunta namin rito para alamin kung naaalagaan ka ba ng anak ko. Kapag may ginawang hindi maganda sa'yo si Benj, sabihin mo lang sa akin at lilipad siya paalis ng kumpanya ko. Pero mas mabuti sana kung pikutin ka niya, ay ikakasaya ko talaga yon. Tita naman, kahit po nag-iisa na lang siya sa mundo, ay kikitilin ko na lang ang buhay ko, wag lang siya makasama. Umakto pa si Arabelle na nasusuka. Huwag kang magsalita ng tapos dahil naniniwala ako sa kasabihan na the more you hate, the more you love. Kinindatan pa siya ng ginang, tsaka ito tumawa ng sobrang lakas at tinis. Wala nang nagawa si Arabelle kundi hayaan ang ginang sa kahibangan nito sa kanila ni Benjamin na sila ang magkakatuluyan balang araw. Siya at si Benjamin ay parang apoy at saka tubig. Hindi pwedeng magsama dahil hindi sila compatible. Pasado alas tres na rin nang maisipan ni Arabelle na tumungo sa pantry nang makasalubong niya ang kaibigan na si Hazel. Sa ibang financial department ang dalaga kaya hindi sila madalas na nagkikita. Dahil na rin sa naging busy sila sa trabaho. Bakit kaya kailangan ko pang magtrabaho kung kami naman ang may-ari nito? Nagsasawa na ako sa kakahanap sa mga nawawalang pera ng kumpanya. Hindi ba pwede sabihin na lang na diretso sa banko ko? Biro pa ni Hazel, kaya hindi napigilan ni Arabelle na tusukin ang tagiliran ng kaibigan. Gaga, pasalamat ka nga at may masayang pamilya ka. Ako, heto, ginugulo kamakailan ng tiyahin ko dahil wala na daw silang makain. Hindi na ako magtataka kung isang araw magmamakaawa sila sa'yo. Ngayon pa ba na maganda na ang career mo? May sarili ka ng kondo sa maikling panahon at kahit papaano ay hindi mo na problema ang pera. Sabi pa ni Hazel bago nito tinimplahan ng kape ang hawak na tasa. Kung hindi lang dahil sa'yo,
hindi ako makakarating rito kaya maraming salamat, Hazel. Utang ko sa iyo ang magandang buhay na ito kahit peste sa buhay ko yung kuya mo. Bakit paggalit na galit ka kay kuya? Bagay kaya kayo? Bakit hindi mo nalang sundin ang sinabi ni mommy? Gusto ko itang maging sister-in-law para naman makasiguro ako na maganda ang lahi ng mga magiging pamangkin ko. Sulsol ng kaibigan na kailanman ay hindi niya gagawin. Asa, parang nga kaming bulkan na laging sumasabog kapag magkasama kami. Paano kasi, pinagawa niya sa akin lahat ng trabaho, tapos magagalit siya dahil iniisip niya na magmamagaling ako? Ang laki ng saltik ng kapatid mo. Sumbong ni Arabel sa kaibigan. Dahil dito lamang niya nasasabi ang lahat ng hinanakit. Ngunit minsan ay pinaprankan niya si Benjamin. Loka! Hintayin ko na lang na isang araw magising na lang kayo na ikakasal pala kayo. Malakas ang kutob ko na kayo talaga para sa isa't isa. At saka, mabait kaya si kuya. Minsan talaga ay mainit lang ang ulo niya kaya dapat mo lang nasabayan. Tsaka pa nila sinabayan ng malakas na pagtawa. Nga pala, sama ka na sa akin sa bahay mamaya dahil birthday ko at may maliit na salo-salo. Tayo-tayo lang naman, kaya sumama ka na, okay? Nag-poppy eyes pa ang dalaga, kaya napairap sa kawalan si Arabel dahil alam ng babae ang kahinaan niya. Alam mo naman na hindi ako mahilig sa mga inuman, hindi ba? Paano na lang kung malasing ako tapos kinabukasan ang dami ko palang mga reports na kailangan tapusin? Gaga, weekend bukas, kaya wala tayong pasok. Ikaw lang naman itong nagtatrabaho, kahit weekend. Irap sa kanya ni Hazel dahil totoo ang sinabi nito. Dahil siya ang gumagawa ng trabaho ni Benjamin ay hindi na niya na-enjoy pa ang weekend. Fine, sasama ako. Total, ito lang naman ang kaya kong gawin para sa'yo. Ani ni Arabel kaya mas lalong nawala ang singkit ng mga mata ni Hazel dahil sa lapad na ngiti niya. Samantala, kalalabas lang ni Benjamin sa opisina nito dahil wala na rin naman siyang trabaho dahil tinapos na ng magaling niyang sekretarya. Simula nang dumating sa buhay nito si Arabel ay naging magaan na ang lahat maliban na lamang sa mga bangayan nila na wala na sa lugar. Naabutan pa niya ang dalaga kasama ang kapatid nitong babae na si Hazel. Hindi napapansinin sana ni Benjamin ang dalawa nang mapansin niya ang isa sa lalaking empleyado nito nang lapitan si Arabel. Napakunot kilay pa si Benjamin nang makita na abutan ng bulaklak ang babae. Nangasim ang mukha nito nang tanggapin ni Arabel ang bulaklak ng walang pagdadalawang isip habang ang inabot niyang kape ay inismiran lamang ng dalaga. Nakaramdam siya ng matinding inis kaya kaysa dumiretso siya sa mansyon ng mga magulang ay mas pinili ni Benjamin na dumiretso sa bar ng kaibigan. Samantala, sina Arabel at Hazel ay nagsimula ng mag-inuman pagkatapos ng family dinner. Kasama sa inuman na ito ang mga office mates nila at ang iilan sa mga kaibigan ni Hazel. Wait nga, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mo kay boss eh nuknuk ka ng gwapo at yaman. Usyoso ng katrabaho nila. Lahat ba ng gwapo at mayaman ay dapat nang magustuhan? Hindi ba pwedeng ang gusto ko sa lalaki ay mabait at hindi impokrito tulad ni Benjamin? Tugon ni Arabel na unti-unti nang kinakain ng alak ang sistema niya. Pero in fairness, ikaw lang ang nakakatagal at nakakasagot ng ganyan kay boss. Kasi kung ako yan, baka naihina ako sa takot. Mabait naman si boss! Kapag tulog! Nagtawanan pa ang lahat dahil tinamaan na rin talaga sila ng alak. Hindi na makasabay si Arabel dahil damang-daman na niya ang epekto ng alak habang ang kaibigan nito na si Hazel ay knockout na. Basta na lamang sumalampak sa lapag at ganoon din ang kaibigan ng dalaga. Sa kabilang banda naman ay si Benjamin na panaylagok sa vodka na nasa baso, kasama ang matalik na kaibigan na si Ruru, ang may-ari ng bar na madalas pagtambayan ni Benjamin. Pare, hinang-hinay sa pag-inom dahil hindi naman tatakbo ang alak sa'yo. Ano pa kasing problema mo at napakainit ang ulo mo ngayong araw? Tanong ni Ruru kay Benjamin. Paano? Ang buwang yun, akala mo ay kung sinong magaling. Hindi nga siya umabot sa dulo na kukuspa ako. Inis na bulong ni Benjamin. Alam mo pare, minsan hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ka magsalita. Parang pangkanto lang. Iling-iling pa na sabi ni Ruru dahil sa kanan language ng kaibigan. Sinong hindi masasanay sa ganyan na salita kung palagi akong kinakausap ng ganyan ni Hazel? Pero pare, solid ang inis ko sa babaeng yan. Tapos naging sekretaryo ko pa. Araw-araw walang oras o minuto. Sige, sali mo na ng segundo na hindi kami nagbabangayan. Baka naman kasi, may lihim kang pagtingin sa dalaga.
Biro pa ni Ruru, ngunit nakatanggap lamang ng malakas na suntok sa braso ang binata. Gago ka ba? Di pa malabong mata ko at hindi pa ako nababaliw para magustuhan ko ang babaeng yun. Tanggi pa ni Benjamin kahit kitang-kita naman ang matinding selos sa mata nito. Bakit ka nga kasi narito at nagagalit ka ng ganyan? Dahil lang sa sekretaryo mo? Nakita ko siyang nilapitan ng mga empleyado ko at binigyan siya ng bulaklak. Akalain mo, may nagkakagusto pa pala sa mukhang paa na babaeng yun? Di ko nga matagalan na titigan. In denial pa rin na sabi ni Benjamin. Lasing ka na, kaya ihahatid na kita sa inyo. Dahil malulugi ako sa iyo kung lagi kang tatambay at iinom ng libre dito. Hindi ako lasing, okay? Kinala ka ta, Ruru. Makita ko lang babae na yon. Rumanda siya sa akin. Lasing na sabi ni Benjamin. Kaya nagpa siya na ang kaibigan nitong si Ruru na ihatid ang binata sa mansyon ng mga magulang. Hindi akalain ni Ruru na maaabutan niya ang anghel na bumaba sa lupa. Ngunit binabawi na niya ito dahil sa nakakamatay na tingin na ipinukol na makita si Benjamin. Miss, hinatid ko lang si Benjamin dahil lasing na siya. Aniya sa babae. So, itapon mo! Bwisit naman nasagot ni Arabel dahil kanina pa niya hinahanap ang guest room kung saan siya matutulog. Hindi niya kayang buhatin ang ibang kaibigan kaya binigyan na lamang niya ito ng mga kumot. Saan ang ibang tao sa mansyon, miss? Muling pagtatanong ni Ruru. Ewan ko, tapon mo yung basura na yan. Hindi pwede dito ang nabubulok. Hiyaw muli ni Arabel at saka pagewang-gewang na naglakad paakyat sa ikalawang palapag. Parang baliw na tawa ng tawa si Ruru dahil sa babae. Gusto man niya kunin ang numero nito, ngunit mukhang mauuna pa siyang sumalangit. Iniwan niya ang kaibigan si Benjamin sa isa sa guest room dahil hindi sa ulo ni Ruru ang mansyon. Inubarin na rin niya ang kaibigan at saka nilinisan dahil nasukahan nito ang damit. Wala siyang mahanap na damit kaya kumot na lang ang pinantabon sa katawan ng kaibigan at saka ito iniwan. Si Arabel naman ay patindi ng patindi ang antok at kalasingan niya pero hindi niya pa rin maalala kung saang guest room siya. Basta na lamang siya pumasok sa loob ng malapit na guest room. Hinubad ang lahat ng saplot dahil sa init na nararamdaman at saka na lang basta nahiga sa kama. May dalawang malaking braso pa ang pumulupot sa kahubaran ngunit pinagsawalang bahala ni Arabel. Ito na pala ang umpisa ng pagbabago ng buhay niya o sa madaling salita, umpisa ng kalbaryo sa buhay ni Arabel at Benjamin dahil sa inakalang gabi ng pagkakamali. Nagising si Arabel dahil sa mga mahihinang panaghoy na naririnig niya. Hindi pa nakatulong ang sakit ng ulo niya kaya napabangon siya nang wala sa oras. Ang ingay naman, bakit pa kayo umiiyak ha? Tita? Tito? Hazel? Anong nangyari, bakit kayo umiiyak? Takang tanong ni Arabel nang makita ang mga ito na lumuluha. Napabaling pa ang tingin ni Arabel sa katabing hubot-hubad na lalaki na mahimbing pa rin ang tulog. Ang kaninang inaantok pa nitong kaluluwa ay unti-unting nagising hanggang sa hindi niya namalayan na matadyakan niya si Benjamin. Malakas na humiyaw si Benjamin nang mahulog ito sa lapag. Ngunit mas lalong tumili ng malakas si Arabel nang makita ang hubad na katawan ni Benjamin. What's happening? Mom! Dad! What are you doing in my... No freaking way! Namumot lang bulong ni Benjamin nang mapagtanto ang nangyayari. Maayos na ang kasuotan ni na Arabel at Benjamin nang humarap sila sa matatanda. Panay pa rin ang iyak ni Mrs. Sullivan dahil siya ang nakahuli sa akto nung magkayakap ang dalawa habang walang saplot. Kailan pa? Maotoridad na tanong ng ama ni Benjamin na si Ben sa lalaki. What do you mean kailan pa, Dad? Kailan pa kayo may relasyon ni Arabel, anak? Hindi kita pinalaking ganyan para itago sa amin ng mga magulang mo ang tungkol sa inyo. Hindi naman kami magagalit dahil matagal na namin gusto si Arabel para sa'yo. What? Excuse me, Dad, pero walang nangyari sa amin ng mukhang pusit na to. Oo, lasing ako kagabi, pero alam ko pa rin ang ginagawa ko. Tanggi ni Benjamin sa paratang ng ama. Nakatunga nga naman si Arabel dahil hindi pa rin nagsisink in sa utak niya ang nangyayari. Basta alam niya ay nasa delikado ang buhay ng dalaga. Shut up, Benjamin! Dahil hindi mo maitatanggi ang nakita ko. Huwag mo nang itanggi na may namagitan sa inyo dahil kailangan niyong maikasal sa madaling panahon. Sabi ng ina ni Benjamin na lalong nagpatunganga kay Arabel. Mom!
Walang nangyari sa amin ang pusit na to. Hindi ko naman itatanggi kung mayroon. Pero wala talaga. No, bukas na bukas din ay ikakasal kayong dalawa. Nakakahiya ka, Benjamin, dahil wala kang paninindigan. Hindi naman kita pinalaki ng ganyan. Sermon ng ina ni Benjamin, ngunit bumaling ang ginang kay Arabel. Muling umagos ang mga luha nito sa mata at saka hinawakan ang dalawang kamay ni Arabel. Huwag kang mag-alala, anak, dahil hindi ko hahayaan na lumaki ang bata na hindi kumpleto ang pamilya. Mahal ka na namin, Arabel. Para ka na naming anak, kaya huwag mo nang isipin ang kinabukasan mo dahil simula ngayon, isa ka na sa parte ng pamilya namin. Maramdaming sabi ni Mrs. Sullivan kay Arabel. Tita, wala pong nangyari sa amin ni Pugita. Mali po kayo nang iniisip sa amin. Mahinang bulong ni Arabel. Huwag mo nang pagtakpan ang anak ko, Arabel, dahil hindi siya makakaligtas sa responsibilidad na dapat niyang panindigan. Pero Tito Ben, wala po talagang nangyari sa amin ni Pugita. Mali po kayo nang iniisip tungkol sa amin. Naiiyak na tanggi ni Arabel, ngunit naging matigas ang mag-asawa at naging buo ang desisyon ng mga ito. Shhh! Basta ikakasal kayo bukas na bukas rin. Pinal na sambit ni Mrs. Sullivan, kaya wala nang nagawa pa ang dalawa kundi ang tumahimik at ipagdasal na panaginip lamang ito. Dahil lamang sa isang pagkakamali ay natali sina Benjamin at Arabel sa isang kasal na hindi naman nila ginusto. Huwes lamang ang naging kasal nila dahil ito ang pinakausap ni Arabel sa mag-asawa na pinagbigyan naman nila. Ngunit isang taon mula ngayon ay ang kasal na ingrande. Huwag kang magpakasaya-pusit na nakuha mo ang apelido ko dahil hindi mo makukuha ang puso ko. Malamig na bulong ni Benjamin sa dalaga matapos nilang magpirmahan. Huwag kang umasa, Pugita, dahil dalawang buwan mula ngayon ay ipapawalang bisa natin ang kasal na to. Bulong ding pabalik ni Arabel sa kanya. Isang buwan na rin simula ng maging ganap na mag-asawa sina Arabel at Benjamin. Sa isang buwan na iyon, hindi naging tahimik ang buhay nila, lalo na ang buhay ni Arabel sa trabaho dahil palagi siyang pinag-iinitan ng asawa. Minsan lamang sila makapag-usap ng matino sa tuwing sabay silang nag-aalmusal sa umaga o sa tuwing magkasama silang nanunood ng balita. Ramdam ni Arabel na mag-asawa sila. Ngunit maliban lamang kapag nasa kumpanya sila, dinaig pa nito ang babaeng mag-red tide sa init ng ulo. Ano? Isang linggo lang tapos malalaman kong ganito ang nangyari? Ano na? Tinanggap ko kayo sa kumpanya ko dahil iniisip kong magagaling kayo. Tapos isang problema lang na ganito ay mape-pressure na kayo? Hiyaw ni Benjamin sabay hampas ng lamesa rito sa loob ng conference room. Maaga silang nag-meeting dahil sa kinahaharap na problema ng kumpanya. Bumaba kasi ang stocks ng isa sa naging investment nila. Kaya malaki ang naging impact ng bagay na ito sa mga investors ng kumpanya. Pero sir, eh, hindi po namin pinabayaan ng kumpanya. Bantay sarado ang stock levels kay Miss Hazel at ganoon din kami sa iba. Katuwiran ng isa pang empleyado ng financial department. So ano gusto niyong iparating sa akin na kasalanan ko? Dahil hindi ko kayo natutukan, ganoon ba? Sir, hindi po ganoon. Ang naisip po kasi namin ay baka nagkaroon ng problema kung bakit naging mabilis ang pagbaba ng stocks natin. Baka wala naman talagang problema. Leave! Umalis na muna kayo sa harapan ko dahil nababanas ako sa kapalpakan niyong lahat. Utos ni Benjamin sa mga empleyado nito na malugod naman nilang sinunod maliban kay Arabel. Kasama ka sa lalabas, my wife. Biro pa ni Benjamin at saka matiim na tinignan ang asawa na masama naman ang tingin sa kanya. Natawa na lamang si Benjamin sa isiping nasanay na siya sa presensya ng dalaga. Naging masaya kahit papaano ang bahay niyang walang buhay at napagtantong masaya palang tumira sa bahay na may nakakasama. Bakit naman ako lalabas, my husband? Asawa mo ako at natural lang na samahan kita sa problema mo maliban na lang sa kabilang buhay. Sa baba kasi ang punta mo. Ang sweet mo talaga, my wife. Sa sobrang sweet mo, gusto ko tang sakalin. Ikaw, sobrang hot. Gusto kong magkape dahil maski ako ay nasa-stress sa'yo. Ikaw, sobrang hot. Gusto kong magkape dahil maski ako ay nasa-stress na sa'yo. About sa stocks ng kumpanya, may abnormalities ako nakita kaya mukhang bumaba ang stocks pero tumaas talaga siya. Ang mga investors naman na nag-pull out ng investments nila ay dapat mawala na ng tuluyan sa kumpanya dahil hindi sila maaasahan. Mahabang salaysay ni Arabel bago lumapit sa projector at pinakita sa asawa ang tinutukoy.
See this? May nakaligtaan lang ang isa sa empleyado mo sa financial kaya naging malaki ang impact noon. Pero, heto ang report na ginawa ko simula last month at masasabi kong maayos naman. How? Simpleng tanong ni Benjamin sa babae. Dahil alam kong mahalaga sa iyo ang kumpanya? May tanong ka pa ba? Aalis na ako para mag-lunch dahil masyado kang hot kanina at nakaka-drain ng mga tantrums mo. Parang wala lang sabi ni Arabelle ngunit malaki na ang impact kay Benjamin. Wife. Tawag pa ni Benjamin sa asawa. Tumingin naman si Arabelle dahil nakasanayan na nito ang tawag sa kanya ng lalaki. Pinagtaasan pa ng kilay dahil wala namang sinasabi ang lalaki basta na lamang na nakatingin ng tagos hanggang buto. Kailan ang huling kiss natin? Bigla ang tanong ni Benjamin kaya bahagyang nagulat si Arabelle kasabay ng pamumula na pisngi. Ano bang klaseng tanong yan? Epekto ba yan ng stress? Sabi sa'yo bawasan mo eh. Tumayo si Benjamin mula sa swivel chair nito at lumapit kay Arabelle na nanginginig na ngayon sa kaba. Nagsimula lamang makaramdam ng ganito si Arabelle noong magsimula na silang magsama sa iisang bubong. Hindi man sila madalas na magkasundo, ngunit masasabi ni Arabelle na nagkakasundo sila sa ibang bagay. Can I kiss you? Nawindang ang katawang lupa ni Arabelle sa sinambit ng asawa niya. Can I slap you? Hindi napigilan maibulong ng babae dahil kinakain na siya ng sobrang kaba. Idagdag pa ang mata nito ng lalaki na may kakaibang tingin. Alam mo minsan, ang sarap mong ingudgud sa kanal dahil sa paninira mo sa magandang momentum. Pwede mo naman sabihin na, yes, you can kiss me. Mag-asawa kaya tayo. Maktulpa ni Benjamin na hindi inaasahan ni Arabelle. Oo, mag-asawa tayo pero sa papel lang. Dahil sa mga magulang mo kasi sobrang bait nila habang ikaw? Never mind. Alis na ako at kakain muna ako sa cafeteria sa baba. Kung gusto mong kumain, sabihan mo lang ako at dadalhan kita. Pag-iiba ni Arabelle sa usapan dahil bumibigat ang tensyon nila sa isa't isa. No, give me my kiss. Hindi na inaasahan ni Arabelle nang kabigin ni Benjamin ang batok niya at siilin siya ng mabilis na halik. Mabilis lamang iyon na parang bang dumampi lang ang labi nila pero malaki ang naging impact ng halik na iyon sa kanila. Busog na ako. Pwede ka nang umalis. Taboy pa sa kanya ni Benjamin, sabay talikod. Ano ako, pagkain? No, energy drink ka. Dahil may lakas na ulit ako. Thank you, my wife. See you mamaya sa bahay. Piliyong sabi ni Benjamin, sabay kindat kaya lalong nagwala ang katawang lupa ni Arabelle. Napaupo siya sa lapag habang tangan ang dibdib dahil sa mabilis na tibok ng puso. Hindi na inaasahan na titindi ang atraksyon na nararamdaman sa asawa. Isa lang ang plano niya, ang ipawalang bisa ang kasal nila. Ngunit bakit hindi na sumasang-ayon ang puso ni Arabelle? Buisit ka talagang pangit ka! Kapag nagkasakit ako sa puso dahil sa kagagawan mo, ay sisingilan kita ng 4 na milyon! Kausap ni Arabelle sa sarili upang maibsan kahit papaano ang nararamdaman. Dapit hapon na nang makauwi na si Arabelle sa bahay at nadatnan niya ang magulang ni Benjamin na masayang naghahanda ng hapunan. Mabuti naman at dumating ka na anak! Kanina ka pa namin inaantay dahil family dinner ngayon ang ika-isang buwan niyo bilang isang mag-asawa. Masaya pang sabi ng ginang. Good evening po, tit. I mean, mom. Pasensya na po at ginabi ako, marami po kasi akong paperwork na tinapos. Alangan pang numiti si Arabelle dahil pinaningkitan lang naman siya ng mata ng asawa. What? Anong ginagawa ng asawa mo, Benjamin? Halika nga dito, bata ka. Sinong nagsabi na hayaan mong magtrabaho ang asawa mo hanggang alas 8 ng gabi, ha? Sermon ng ginang kay Benjamin at saka ito pinagpapalo ng sanse na hawak. Mommy, nasasaktan ako! At saka siyang may gusto niyan at hindi ako. Alam naman niya na hanggang 6 o'clock lang ang pasok ay nag-overtime siya. Pero sana bawalan mo siya. Paano kung may nangyaring masama sa pinagbubuntis niya? Nag-iisip ka bang loko ka? Sigaw ulit ng ginang pero sa pagkakataong ito ay natulala at kamunti ka nang maubo si Arabelle dahil sa sinambit ng ginang. Mommy, parang masyado pang maaga para sa mga apo na pinapangarap mo. Anong maaga na pinagsasabi mo? 30 ka na, Benjamin! Hindi ka na bumabata para ipagbukas ang lecheng bata? Gusto ko ng apo kaya sa madaling panahon ay kailangan niyo akong bigyan. Hysterical ng ginang. Hindi na makasingit pa si Arabelle dahil problema ito ng lalaki na kailangan itong lusutan.
Umiwas na lamang siya at dumiretso sa silid kung saan siya nagstay habang narito siya sa bahay ng asawa nang mapansin niya ang kaibigan na si Hazel na umiiyak habang may kausap sa cellphone. Seryoso nga ako, Roo. Paano ko sasabihin kina Mommy na buntis ako? Hindi naman natin sinasadya ang nangyari. Mas lalo lang ako mapapalaya sa ginagawa mo. Kamunti ka nang mabitawan ni Arabel ang hawak na bag sa narinig sa matalik na kaibigan. Dahil sa busy sa trabaho ay hindi na sila madalas nakikita ni Hazel dahil naging mailap din ang dalaga. Ayoko ngang pakasalan ka! Hindi tayo talo dahil ayaw ko sa'yo. Lasing lang talaga ako nun kaya ko rin yung nagawa ang bagay na yun. Dagdag pa ni Hazel. Hindi! Kapag nalaman ni Mommy at lalo na kay Kuya, ipapatapon talaga kita sa Bermuda Triangle. Bye! Hindi na nakapagtago si Arabel nang humarap na si Hazel sa kanya. Namumutla pa ang kaibigan pero kalaunay inaya siya nito sa silid upang ipaliwanag ang nangyari. So, ayun ang nangyari ng gabing iniwan ako ng nobyo ko. Ay inaya ko siya sa isang inuman dahil nga kaibigan siya ng kuya. Hindi ka ba nag-iisip na paano kung samantalahin ka ng isang yun? Paano na yan at isang buwan ka na rin palang buntis? Hindi mo maitatago yan habang buhay. Paano kung sabihin mo na lang kaya kina tita ang totoo? Suhestyon pa ni Arabel. Kayo ba ni kuya? Wala ba kayong planong magkaanak? Huwag mo nang igaya sa akin ang kakatihan mo. Hindi ako basta-basta magpapabuntis sa hindi ko mahal. Minahal ko naman si Ruru noon. Sadyang mas pinili niya ang karir niya kaysa sa akin. Kaya hindi ko siya tatanggapin. Pero kailangan ng ama ng pinagbubuntis mo. Hindi na napigilan ni Arabel ang maawa sa kaibigan dahil hindi madali ang sitwasyon nito. Wala akong magagawa. Aaminin ko kina Mommy at Daddy kapag handa na ako. Kaya sana ay itago mo muna ha. Oo naman. Simpleng tugon ni Arabel sa kaibigan. Akala ni Arabel ay magtatapos na ang dilubyo ng buhay niya ng gabing yon. Ngunit hindi pa. Napilitan kasi silang dalawa magsama ni Benjamin sa iisang silid dahil okupado ng mga magulang ng lalaki at kapatid ang dalawang guest room. Ano tinitingin-tingin mo dyan? Sundutin ko yung mata mo eh. Bubutasan din kita ng tagaliran kapag hinawakan mo ko. Pananakot pa ni Arabel kay Benjamin pero inismiran lamang siya nito. Di ba dapat ako matakot? Dahil baka gapangin mo ko? Excuse me? Nahiya naman ako sa ipis? Hindi ko gagawin ang bagay na yon dahil hindi pa ako nasisiraan ng ulo. Mabilis na tanggi ni Arabel kahit nakakatululaway ang kakisigan at gandang lalaki ng asawa. Ako nasisiraan na ng ulo sa'yo. Halika na dito at na makatulog na tayo. At saka, hinaan mo ang boses mo dahil baka marinig ka nina Mommy. Hayaan mong marinig nila kung gaano kahangin ang anak nila. Singhal muli ni Arabel. Napakaingay mo talaga. Halika na dito at na makatulog na tayo. Sabi ni Benjamin, sabay hila kay Arabel at saka inipit ang katawan ng babae sa sariling katawan. Bitawan mo nga sabi ako! Pagwawala ni Arabel upang makawala sa yakap ng asawa. Dahil naramdaman na niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Manahimik ka nga kung ayaw mong sumugo dito si Mommy. Nakikita mo ba yung CCTV sa kisame? Pinapanood nila tayo kaya sana ay magbehave ka. Sita sa kanya. Napatingin si Arabel sa kisame at nakita nga niya ang isang CCTV na nakatutok sa kanila. Tumigil siya sa pagkakawag at bumaling ng tingin kay Benjamin na nakapikit na. Bakit mo hinayaan na maglagay sila ng ganyan sa silid mo? Paano kung naririnig pala nila tayo? Kaya sabi ko nga sa'yo, di ba, ay manahimik ka. Magtiis ka ngayong gabi dahil bukas lang ay aalis na sina Mommy. Isipin mo na lang na isa ito sa pangarap mo na makayakap ako ng mahigpit. Hambog na sabi ni Benjamin kaya nangasim ang mukha ni Arabel. Kahit kailan talaga, napakahambog mo. Kaya sana ay manahimik ka na dahil pagod ako. Matulog ka na at marami pa tayong gagawin bukas. Remember, may mga business meeting tayo? Oo nga pala. Sige na, ganyan lang ha. Kapag may ginawa kang mali sa akin ay sisiguraduhin kong wala ka ng ibubugang lahi mo. Pananakot ni Arabel. Oo na, sige na, matulog ka na. Saad ni Benjamin at mas lalong isiniksik ang dalaga sa dibdib niya. Lumipas lamang ang ilang sandali, tahimik nang natutulog si Arabel. Nakangiti naman habang pinagmamasdan ni Benjamin ang babae
dahil kahit sa ang anggulo ay napakaganda talaga ng asawa niya. Pinilit naman niyang pigilan ang nararamdaman, ngunit huli na. Tuluyan na ngang nahulog ang loob ni Benjamin sa babae. Pinigilan ko naman Arabel, pero hindi na kinaya. I like you. Mahinang bulong ni Benjamin sa babaeng mahimbing na ang pagkakatulog. Umaasa na maririnig ito ng dalaga at saka niya isinara ang mga mata hanggang sa kinain na rin si Benjamin ng antok. Isang linggo ang muling lumipas nang mapansin ni Arabel ang pagbabago ng turingan nila ni Benjamin. Mas malambot kung tignan siya ng asawa at hindi na rin ito laging nakasigaw. Wife, sabay na tayong mag-lunch. Ayon ni Benjamin kay Arabel na nakatulala dahil hindi matanggap ng utak niya ang biglang pagbabago ng lalaki. Ano ulit sabi mo? Tanong pa niya muli dahil lumilipad talaga ang utak ni Arabel. Ang sabi ko ay kung pwede ba tayong mag-lunch ng sabay? Hindi pwede. Kinakabahang sabi ni Arabel kaya nauwi sa pagkakakunot ng kilay ni Benjamin. Why? Dahil may lunch meeting tayo sa isa sa mga investment ng company, sa isang restaurant. Really? Bakit hindi mo agad sinabi? Sorry, medyo marami lang akong iniisip sa ngayon. Start na ng meeting mamayang 12 noon kaya may isang oras pa tayo para maghanda. Tugon ni Arabel sa lalaki. Alright then. Matamlay na sa ad ni Benjamin kaya nakaramdam ng konsensya si Arabel dahil hindi naman siya tanga para hindi mapansin ang ginagawa ng lalaki. Isang oras na ang naging biyahe nilang dalawa dahil sa traffic kaya pagdating nila sa restaurant naroon na ang investors kasama ang isang magandang babae. Good afternoon, Mr. Sullivan. Mabuti naman at pinagbigyan mo ako sa lunch meeting na ito. Sabi ng matandang lalaki bago nakipagkamay kay Benjamin na tahimik lang din. You're always welcome. May dapat ba tayong pag-usapan tungkol sa partnership? Any suggestion na gusto mong idagdag? Formal na pagtatanong ni Benjamin sa matandang lalaki. Sa totoo niyan, narito ako para sana ipakilala sa iyo ang anak ko. Si Loris nga pala ang nag-iisa kong anak. Isa siyang successful na fashion designer at ang may-ari ng malaking kumpanya dito sa Pasig. Proud na pagpapakilala nito sa anak. Kanina lang ay maayos pa ang pakiramdam ni Arabel. Ngunit ngayon ay nag-iba na ang pakiramdam niya. Hindi niya ipagkakaila na maganda ang babaeng nasa harapan. Maganda, maputi, sexy at sopistikada. At mukhang may natapos talaga ito. Nakaramdam ng matinding insecuridad si Arabel dahil sa babae. So, it's not about business? Malamig na tanong ni Benjamin kaya bahagyang napahiya ang babae dahil magpapakilala na sana ito sa lalaki. Please, huwag ka sanang magalit kay Papa. Ako talagang napumilit na makilala ka. Gusto ko lang sana hingin ang kamay mo kung sakali. I'm proposing a marriage to be exact. Sabi ng babae. Hindi na malaya ni Arabel nang ikuyom niya ang mga kamay dahil sa inis na nararamdaman para sa babae. Kung alam lang niya na ganito ang madadatnan rito, hindi na dapat siya sumama pa sa asawa. Hindi na kinaya ni Arabel kaya nag-excuse na siya upang tumungo sa banyo. Dito lamang siya nakahinga ng maluwag. Ang labis na ikinagulat ni Arabel ay nang maramdaman ang basang bagay na pumatak sa magkabilang pisngi niya. Awang-awa siya sa nakikitang refleksyon sa salamin. Dahil totoo nga na ang agwat nila ni Benjamin ay sobrang layo. Kasal lamang sila dahil ipinilit ng mga magulang nito pero balang araw ay iiwan siya ng lalaki kapag nakita na nito ang babaeng mamahalin. Ngunit bakit siya nasasaktan? Bakit siya hindi mapakali? Bakit naninikip ang dibdib niya sa isiping ibang babae ang mamahalin nito? Matapos ilabas ni Arabel ang lahat ng sakit na nararamdaman ay inayos niya ang sarili at muling bumalik kung nasaan si Benjamin. Nagulat si Arabel na makita na wala na ang mag-ama na kausap lamang nila kanina. Nasaan sila? Takang tanong niya kay Benjamin. Pinalis ko na kasama ang anak niyang oportunista. Tipid at parang wala lang natugon ni Benjamin sa kanya. Paanong umalis? Tapos na ba ang usapan niyo? Paano yung magandang babae? Mas maganda ka kaysa sa mukhang kuko na yun. Ano? Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Benjamin. Hindi na napigilan ni Arabel ang maging emosyonal dahil sa lalaki. Pakiramdam ni Arabel ay naghalo na ang lahat ng hinanakit niya at ang tampo. So am I?
Bakit ka umiiyak? Ano pong pinagsasabi mo dyan? Hindi ako umiiyak, okay? Nagbanyo lang ako. Palusot ni Arabelle. Really? Ano sa palagay mong tingin mo sa akin? Hindi alam ang pinagkaiba ng umiyak sa nang hilamos ng mukha? You're not even wearing contact lenses. Tell me, bakit ka umiyak? Hindi nga ako umiyak, okay? Pwede na ba tayong umalis? Masyado na tayong pinagtitinginan ng mga tao. Fine. Lumuwag kahit papaano ang dibdib ni Arabelle nang sundin siya ng lalaki. Pero hindi pa pala roon, nagtatapos nang dalhin siya ni Benjamin sa malapit na dagat. Anong ginagawa natin dito? Hindi ba marami pa tayong dapat asikasuhin na trabaho sa kumpanya? Pagtatakang tanong ni Arabelle nang bumaba si Benjamin sa sasakyan at saka isa-isang inalis ang suot na sapatos. Benjamin! Hindi mo ba ako naririnig? Wala tayong time para mag-chill dahil ang dami nating gagawin sa kumpanya! Muling sigaw ni Arabelle ngunit hindi na nakinig pa sa Benjamin. Bagkos, nagtapisaw pa ito sa tubig dagat. Come here, wife! Subukan mo na mawala kung ano man ang bigat na nararamdaman mo sa loob mo! Nakangiting sambit ni Benjamin habang nakaabang ang kamay niya sa babae. Bakit? Anong bakit? Halika na dito! Minsan, kailangan ko rin ng pahinga kahit saglit lang. Gusto kong kalimutan ng mga bagay-bagay at maging ako muna kahit isang beses lang. Kung ganun, pwede ba akong maging totoong ako ngayong araw? Malamlam ang mga tingin ni Benjamin kay Arabelle. I like you, Arabelle. Sinserong sambit ni Benjamin na nagpatulala kay Arabelle. Since when? Simula nang makilala ko kung sino ka talaga, kung ano ka. Tama sila. The more you hate, the more you love. Isang araw gumising na lang ako na ikaw nang hinahanap ko. Na ang mga bangayan natin na unti-unti kong hinahanap. Isang butil ng luha ang pumatak sa mga mata ni Arabelle habang nakatingin siya kay Benjamin na nakatayo sa harapan niya. Sa likod ng lalaki ay ang papalubog na araw pero hindi doon huminto ang mundo ni Arabelle. Kundi sa totoo at malapad na ngiti ni Benjamin na ngayon lamang niya nasaksihan. Paano kung sabihin ko sa iyo na ayaw ko nang tapusin ang kasal natin? Paano kung sabihin ko sa iyo na gusto ko nang totohanin ang lahat? Maniniwala ka ba? Bakit? Sino bang nagsabi na tatapusin natin ang lahat? Sino nagsabi na hihiwalayin mo ko? Hindi pa ako nasisiraan ng bait para pakawalan ka, Arabelle. You're mine. May pagbabantaman sa sinabi ni Benjamin, ngunit nababaliw na ata talaga si Arabelle kung kinilig pa siya. Kung ganoon, hindi mo tinanggap ang alok ng mag-ama na yon kanina? Pero business partner mo siya, hindi ba? Dapat ganoon ang babae ang para sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit ko naman tatanggapin ang useless nilang proposals? Kung nasa akin na ang pinakamaganda at magaling na babae. Benjamin, nahihiyang tawag ni Arabelle sa asawa. Yes, wife? Gusto na rin kita. Namula pa ang magkabilang pisngi ni Arabelle dahil sa ginawa niyang pag-amin. Hindi niya magawang tignan ang lalaki sa mukha dahil sa labis na kahihiyan dahil ang lalaki na kinaiinisan niya ay minahal din niya sa huli. Nagulat pa at nanindig ang balahibo ni Arabelle nang kabigin siya ni Benjamin at si Ilyn ng mabilis na halik ang labi niya. Repeat it. Gusto kong marinig ulit. Hingal pang utos ni Benjamin nang maghiwalay na ang mga labi nila. Ano yon? Natatanga pang tanong ni Arabelle dahil biglang hindi kumana ang utak dahil sa halik. Ang sabi ko ulitin mo ang sinabi mo dahil gusto kong marinig ulit. Alin sa mga sinabi ko? Ang dami kong sinabi, my husband. Piliw pang tugon ni Arabelle sa asawa habang tinutudyo ng halik ang labi ni Benjamin. Kahit kailan talaga panira ka ng momentum. Sabihin mo lang na mahal mo ako. Bulyaw pa ni Benjamin sa asawa. Ayoko nga. Isang beses ko lang sasabihin yon at kasalanan mo na lang kung hindi mo narinig. Itinulak ni Arabelle ng malakas ang asawa kaya napaupo ito sa lupa. Ah, ganyan palang gusto mo ah. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin ha? Ngising demonyo ni Benjamin at nagsimula na silang magbasaan ng tubig habang panay ang halakhak at sigawan nila. Naghabulan pa sila na parang mga bata, pawang walang inaalala kundi lamang ang mundo nila. Umahon lamang silang dalawa nang masitan na sila ng mga pulis na nag-iikot ng hapon na iyon. Basa sila dahil sa paglalaro sa dagat, tahimik at nakikiramdam hanggang sa nakapag-check-in sila sa malapit na hotel. Nang gabing iyon, naging isa sila ni Benjamin.
Pinagsaluhan nila ang gabi na puno ng pananabik at pagmamahal. Kinabukasan, naalimpungatan si Benjamin dahil sa maiingay na kalantog ng kung ano. Naitakipan niya ang dalawang tenga. 5 segundo lamang ang nakakalipas nang magising ang kaluluwa niya nang mag-flashback sa isipan niya ang nangyari sa pagitan nila ng asawa. Mabilis pa siyang bumangon at hinanap sa buong hotel room ang babae at nakita niya itong nagluluto. Gising ka na pala, my husband. Nga pala, tumawag sila mommy sa phone mo, kaya sinagot ko na. Ani ni Arabel habang busy pa rin sa pagluluto ng agahan. Yumakap si Benjamin sa dalaga mula sa likuran nito at isinandal ang baba sa balikat. Bakit raw, my wife? Anong kailangan ni mommy at ang aga niyang nambubulabog? Hindi pa nga ako satisfied sa honeymoon namin ng isa dyan. Pamumuska pa niya pero tinampal lamang siya ni Arabel sa braso. May sasabihin daw balita si Hazel pero alam ko nang sasabihin niya. Aamin na siguro siya sa pinagbubuntis niya. Hindi na malaya ni Arabel nang isang bulat sa asawa ang lihim ng kapatid nito. What the hell? Anong sinabi mo? Hindi na maipinta ang mukha ni Benjamin. Napakagat labi naman si Arabel dahil hindi niya sinasadya na maisiwalat ito. Ano? Diyos ko, huwag ka naman magalit. Tigil ni Arabel dahil nag-aapoy na ang ilong nito. 1 oras lang at mabilis na nakauwi si na Arabel at Benjamin sa mansyon ng mga magulang. Naroon si Hazel na lumuluha habang katabi ang isang pamilyar na lalaki. Ruro? Ano to? Bakit ka narito? Takang tanong ni Benjamin sa kaibigan. Ikaw yung lalaking naghatid kay Benjamin nung lasing siya, hindi ba? Singit naman ni Arabel kaya mas lalong nag-apoy ang ilong ni Benjamin. Oo nga, Miss Angel. So, ikaw ang asawa ng demonyong to? Ikaw yung dahilan kung bakit siya nagpakalasing? Bulgar din ni Ruro kaya napahawak si Arabel sa bibig dahil sa natuklasan. Pwede bang magtigil kayong dalawa? Gusto kong malaman kung totoo ba na buntis ka, Hazel. Bakit ngayon mo lang sinabi? At ikaw, Ruro, bakit ngayon mo lang binuntis ang anak ko? Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Hagulgol ng mommy ni na Benjamin at Hazel dahil sa sinabi nito. Para namang nakita ni Arabel ang nangyari sa kanila ni Benjamin noon. Ganitong ganito ang ginang hanggang. Kailangan niyong magpakasal bukas na bukas. Hindi pwede na lalaki ang apo ko nang walang kumpletong pamilya, di ba, darling? Damay pa nito sa asawa na sinang-ayunan naman. Pero mommy, hindi ko gustong pakasalan ng salagubang na to. Babaero ang isang to at hindi pwede dahil ayaw ko sa babaero. Kontra ni Hazel. Hey, hindi ako babaero, okay? Napag-usapan na natin to, hindi ba? Paano pang isipin ng mommy mo? Banayad na bulong ng binata kay Hazel, ngunit inisbiran lamang siya ng dalaga. Tumingin ka sa babaeng dumaan kanina sa harapan natin, tapos sasabihin mo na hindi ka babaero? Love, may mata kasi ako. Hindi ko kasalanan kung kusang sumunod ang mata ko sa babaeng yun. See? Mommy, paano ko pakakasalan ang babaerong to? Hindi maaari. Pero anak, tama si Ruru. May mata siya kaya hindi niya kasalanan. May mata ka rin, di ba? Akala mo ba hindi ko nakikita na sumusunod din ang mga iyan sa mga lalaking may abs? Sumasabay pa nga ang bibig mo dahil naglalaway ka. Sabi pa ng ginang na nagpa-speechless kay Arabel. Napatampal na lang sa sariling noo si Benjamin dahil sa kabaliwan ng nanay niya. Wala talaga silang magagawa kapag ito na ang nagpasya. Matapos ang usapan, plinano na ang kasalan ng dalawa sa susunod na linggo. Napangiti na lamang sina Benjamin at Arabel ng tipid sa isa't isa. Mabilis lamang ang pagdaan ng araw. At ngayong araw, ang kasalan ni na Hazel at Ruru. Panaiiyak pa ang dalaga dahil labag sa loob niya ang pagpapakasal sa lalaki. Kung gusto mong tumakas, ngayon na, ayan ang pintuan mo. Pwede ka naman maging runaway bride. Turo ni Arabel sa kaibigan, kahit kanina pa ito iyak ng iyak. Problemado na nga ang makeup artist dahil kanina pa ito inaayos ang makeup ng babae. Hindi nakakatuwa, Arabel. Palibasa, mahal mo si kuya, kaya ganyan na lang kalakas ang loob mo. Para sabihin ko sa'yo, nakatulala ka nga nang ikasal kayo ni kuya. Okay lang yan, gwapo naman nakabuntis sa'yo at isipin mo ay maganda ang maibibigay sa'yo na lahi sa kanya. Arabel naman ni! Nagpadyak pa ito na parang bata, pero natawa lang si Arabel.
Maniwala ka sa mommy mo, may dahilan kung bakit niya ipinilit ito. Balang araw, mapapasalamatan mo rin siya dahil sa ginawa niya. Hindi ba sabi nila, hindi ka ipapahamak ng magulang? Magtiwala ka lang. Arabel, huwag mong masyadong mahalin si kuya ha. Masyado kang mabait para sa kanya. At saka, dapat mo ko pasalamatan dahil ako ang dahilan kung bakit kayo nagkatagpo ni kuya. At ano naman na ginawa mo, Aber? Ako lang naman ang humingi ng pabor na subukan ng talento mo dahil alam kong deserve mo kung nasaan ka. Masaya ako para sa inyo ni kuya dahil sa wakas, matutupad na ang pangarap mong pamilya. Nakangiting sambit ni Hazel bago ito tinawag dahil mag-uumpisa na ang kasal. Naiwang nakatingin si Arabel sa asawa niya na nangingitian lang din siya. Hindi napigilan ni Arabel ang mapaluha habang nakangiti dahil nahanap na nga niya ang kukumpleto sa pamilyang pinangarap. Magkayakap na pinanood ni Arabel at Benjamin si Hazel na ikasal sa binatang si Ruru. Nakita nila ang saya sa mga mata ng dalawa kahit aso't pusa din ang mga ito noong una. Can't wait. Naibulong ni Benjamin. Ang alin? Usyoso ni Arabel dahil nakita niya ang pagbatak ng luha sa mata ng asawa. Kusa itong pinunasan ni Arabel gamit ang kamay. Makita ka na naglalakad sa altar suot ang pinakamagandang gown na pinili ko. Abang, napapanood ng buong mundo kung gaano ako kaswerte na ako ang mapapangasawa mo. Pwede naman nating gawin niyan kung gusto mo. Soon, may hinihintay pa ako na isa pang tao na darating sa buhay natin. Mahinang bulong ni Benjamin. Hinalikan niya sa noo si Arabel. Bago sila sumabay sa malakas na palakpakan nang i-announce ng pare ang pag-iisang dibdib ng dalawa. Sinong taong hinihintay mo? Secret. Nakangising tura ni Benjamin sa babae. Irap lang ang nasukli ni Arabel sa asawa dahil hindi naman niya ito makukulit kaya hinayaan na lang ang lalaki. Hanggang sa isang buwan matapos ang kasal ni Hazel nang malaman ni Arabel na nagdadalang tao siya. Ipinagbuntis niya ang bunga ng pagmamahala nila ni Benjamin. Naiyak pa si Arabel nang paulit-ulit na magpasalamat ang ginang sa kanya dahil sa biyayang dinala niya. Ngayon lamang napagtanto ni Arabel na posible palang matagpuan ang pagmamahal sa ibang tao. Ang pamilya ni Benjamin at Hazel ang pumuna sa kakulangan ng pagkatao ni Arabel, lalo pa ngayon na may sarili na siyang pamilya na matatawag niyang kanya. Mahimbing pa ang tulog ni Arabel nang marinig niya ang hagik-gika ng dalawang pasaway sa bahay niya. Nakangiti pa siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Isinuot ang malaking damit ni Benjamin upang matakpan ang malaking tiyan. Tsaka dahan-dahang lumabas ng silid at naabutan niya ang mag-ama niya na nagbibake ng cookies. Daddy, paano kung hindi po ito magustuhan ni baby? Kasi ang pangit po ng flowers mo. Dinig pa ni Arabel sa anak at tila tinutukoy ang niluluto ng dalawa. Anak naman, huwag mo namang laitin ang gawa ni daddy. Pinaghirapan ko kaya yan. Tsaka, hindi nakikita sa itsura kung masarap ang cookies ko. Nasa lasa yan. Katwira naman ni Benjamin kaya natawa na lamang si Arabel. Umagang-umaga nagkakalat kayo sa kusina ko. Hindi lamang iyon. Dahil pati ang mga ingredients ay sinayang nyo. Kunwaring galit na si Tani Arabel sa mag-ama niya. My wife naman, ginagawan ka lang namin ng cookies dahil hindi ba nilihi mo ito kahapon? Kaya heto, pinag-bake ka namin ng anak mo. Arturo, ipatikim mo na sa mommy mo. Utos pa ni Benjamin sa anak, pero lumabi lang ito. What? May nasabi ba ako anak? Takang tanong pa ni Benjamin sa anak dahil sumama rin ang tingin ng bata sa kanya. What? Wala akong ginawa my wife. Ang sabi ko lang ay Berturo. Ah, God. I'm sorry anak kung ganyan ang pinangalan sa'yo ng lola mo. Hayaan mo, Magara naman ang second name mo. Ian. Pagpapagaan sa loob ni Benjamin sa kanyang anak. Loko kasi, bakit hindi mo lang sabihin sa anak mo na Brian Ian ang pangalan niya at palayaw lang ang Berturo? Kahit si Arabel ay napatawang ngunit mabilis na napigilan kaya ang nakaugalian ng anak nilang nagmana sa lalaki, nag-walk out ito. Suyuin mo yung anak mo, Benjamin. Sinasabi ko sa'yo. My wife naman, kaya humahaba ang buntot ng anak mo eh. Dahil binibaby mo. Alam mo naman na biro lang pero hindi niya alam yun. Reklamo ni Benjamin sa babae. Sinalubong niya ng mahigpit na yakap ang asawa at hinimas ang malaking tiyan ni Arabel.
Kabuuan na na ng babae kaya naging doble pag-iingat na sa Benjamin sa asawa. Kanino pa ba magmamana iyan? Hindi ba sayo? E di suyuin mong sarili mo. Oo ba? Susuyuin ko na mamayang isang yun. Pero dito ka muna dahil namimiss kita. Pinalabas mo ako sa kwarto kagabi kaya namiss kita ng sobra. Kumusta ng baby natin? Ganun pa rin, panay ang sipa sa loob. Tugon ni Arabel sa asawa pero nagulat na lamang siya nang makita ang patak ng luha sa balikat. Nang lingunin niya sa Benjamin ay lumuluha na naman ito. Bakit? Ano na naman? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Arabel. Hindi. Hindi pa rin ako makapaniwala na magiging dalawa na ang anak natin. Hindi ko akalain na magiging masaya ako ng ganito. Lumambot ang kaninang pag-aalala sa mukha ni Arabel. Niyakap niya ng sobrang higpit si Benjamin at saka paulit-ulit na humalik sa mga mata ng asawa na napupuno pa rin ng luha. Mas masaya ako dahil dumating ka sa buhay ko. Masaya ako dahil dumating sa buhay natin si Brian, lalo na ang maliit na tiyanak na to na nasa loob ng tiyan ko. Masayang masaya ako at mahal na mahal kita. Malambing na sambit ni Arabel sa asawa kaya lalo itong humagulgol. Tinawanan na lamang ni Arabel ang asawa dahil sa pagiging iyakin nito, lalo na nang ipanganak niya ang panganay nila. Hindi niya makalimutan ang araw na yon, lalo na nang makita ni Arabel ang sobrang kaligayahan sa mata ng lalaki habang kalong ang anak nila. Wakas! Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa Inday Series. At dahil dyan, shout out po to Merife Farochilin from Iloilo. Hello po to Jazz Ramirez from Hong Kong, Jereline from Kuwait, at Charity Sunza from Iloilo City. Shout out din sa mga Tagalambak, Cardona Rizal from Norita. Hello din ka Inday Vlog from Singapore. Shout out din to Roveline Santiago de la Cruz from Kuwait at Monyen Ramos from Bacolod City. Hanggang sa muli po!